ngayong araw na to at medyo naka-outfit tayo, ano ba yung meron? Marunong ba? Pwede kami magpaturo na lang sa'yo. Medyo di marunong eh. Pero dahil nga dyan, kaya kami bumisita din sa'yo kasi gusto ka pa namin makilala further. So, meron kami mga ilang tanong lang sa'yo. Game? Game! Dahil nga nandito tayo ngayon, ayan na yung mga tanong ko. Ito na. Una, bakit volleyball? I mean, bakit tayo nandito sa volleyball court? Kasi po, minsan kapag maaga kami natapos sa school or ano, dito po kami dumidiretso ng friends ko. Minsan nga mga teachers talaro pala. Ito talaga yung pinakalala ko. Oh, pero paano ka napunta sa volleyball? Nanood po ko nung kalaasala sa Valdez. Ayun, na-inspire po ako. Kaso hindi po ako ganun kalakas humampas. Pero, bukod ba dito meron kang ibang sport? Tsaka gano'ng katagal mo na itong nilalaro? Gano'ng katagal? Siguro, 2 years? Mm-hmm. 2 years po. Tapos, ibang sports. Natry ko po mag-futsal, pero hindi ko po masyado minan. Dahil nga alam namin nandito tayo din sa school mo, curious kami, anong year or grade ka na ba? Grade 10 po. Kamusta maging grade 10? Masaya po siya, kaso grabe yung dami pa kaya magawa. Pero yun po, maganda pa. Yung mga lessons namin, para siyang mga lessons lang namin dati, pero mas challenging, mas mahirap po, mas advanced. Yun, tapos syempre, mag-grade 11 na po, mag-prepare, moving up. Pero curious kami, ilan kayo sa ano? Kasi kanina, napakita mo yung classroom mo, ilan ba kayo? 4 po kami. Mm-hmm. Yun, ang dami pong nagugulat kasi 4 lang kami, pero maganda po kasi natututukan. Alam po namin, kahit kunyari isa sa amin, walang alam sa lesson, tinututukan po kami ng teacher. Anong best part na, anong best part rather of being a student? You get to have yung friends mo, yung circle niyo ng friends mo, it's lifetime mo. Yun. And ang sarap, ang saya kasi, nakakamit ka ng mga ibang-ibang tao, and yun. Worst part of being a student? Dami pa gagawin. Homeworks po, pero okay lang. Top 3 favorite subjects mo? Hala, magpagalitan mo lang. Sa atin-satin lang ito, hindi mo nalaman. So, AB kasi, mahilig ako mag-aral ng law. English, tapos science. Anong na-imagine mong strand na kukunin mo? Humes po. Bakit Humes? Besides sa law, gusto ko po siya kasi related po siya sa showbiz, socializing with people, and yun po, gusto ko talaga mag-aral ng Pero dahil nga nababanggit mo yung law, ganyan. So marunong ka magaling or marunong ka makipag-argue? Debate po. Debate? May debate mo makakapas. Itong pagde-debate, ano bang dapat namin matutunan? Top 3 tips siguro kung paano ba dapat makipag-debate ay isang tao? Sa debate, syempre you need to listen to their opinion. Kasi minsan pag nagde-debate, automatic yun. Bakit nagpa-you need to listen to their opinion, saka ka mag, tapos process mo, tapos saka ka sumama. Mm-hmm. Yeah. That's one. Two tips pa. Listen, process. So kung paano, kung makikipag-debate kami sa'yo, kung bakit namin kailangan magustuhan ng BTS, paano mo kami i-convince? Kasi asawa ko sila. Nakaka-inspire po sila kasi ang dami nilang maghihirap na pinagdaanan before pa sila naging ganito ka lang na kilala na worldwide. Yun. Parang sila yung nagre-remind sa akin na every time I fail or hindi ko naabot yung gusto ko, it's okay, you need to try. Don't stop trying, you'll reach it once na you try it again. Blackpink or BTS? Sorry. BTS, ito nasawa ko eh.
K-drama or K-pop? Ha! Hirap nito! K-pop. K-pop. Sneakers or heels? Sneakers. Shorts or pants? Pants. Hair up or hair down? Hair up. Sinigang o adobo? Pwede po both. Ang sarap na lang. Cupcake or bread? Cupcake. What's it like being Belle? Being Belinda? Cheerful. Siguro kasi lagi po kong madaldal. Hindi po kong naubusan ang topic kapag kausap niyo ako seryoso. And that means that po dumatating sa point na may nagre-reklamo po sa akin kasi sobrang dadal ko. Bukod sa K-pop, K-drama, anong mga topic ang magpapadaldal sa'yo talaga na di ka titigil? Brooklyn Nine-Nine. Oh. Sabi mo yun. Pati ano, Friends. Oh. Mayroon po ko manood ng series. Sitcoms and series. Ah, okay. Pero kamusta naman, kasi nandito tayo sa East, kamusta living on the Upper East Side? Yun yung joke eh, pag nandito tayo sa East, di ba? Hindi ko po actually nararamdaman kasi parang, ano na rin, sila sa, parang di ba provincial side po kami. So, hindi ko nararamdaman kasi medyo high-tech na rin po yung yun. Curious ako, sino ang favorite cartoon character mo? Innocent Bird. Ano naman favorite pastime mo pag wala kang ginagawa? Sa bahay? Binge watch na. Mga series. Ano naman ang favorite songs mo lately? Oh. Billie Eilish. Mga kanta niya. Yes! Dahil dyan, pasample naman ang current favorite song mo. Na Billie Eilish palabasa dun. Go. Is it lovely? All alone. I'm in fast, my mind is stone. Time into pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Favorite food? Basta matamis po. So, ano na lang favorite dessert? Anong klaseng chocolate? Basta chocolate po, masarap po talaga. Kasi nalaman namin na nagsa-start up ka na sa YouTube channel mo. Ano nag-inspire sa'yo to start it off, to begin with? Mahilig po ako manood ng mga covers. Like si Linnea. Yung kinover niya po, yung ginanta ko nga lang po lang. Ayun po, nagkantahan po talaga ako ng boses niya. Kaya yun, gusto ko po parang ganun lang na pwede kong i-share yung talent ko sa ibang tao na yun. I don't want to sing pala, hindi yung ano. Kasi mostly kinala po ko ng mga tao sa acting, sa drama po. Kaya yun, gusto ko i-share naman sa mga. So, yeah. So far, anong bukod sa covers, anong plano mo pang ilabas, na i-envision mong maging direction ng YouTube channel? Gusto ko po mag-start mag-vlog. Sila AC po, ayun, talagang sinusupport nila po. They support me po sa vlogging po. Kasi parang you want to share your, kahit kung yung mga experience mo sa mga tao, gusto mo i-share. Kunyari, food vlog, travel vlog, gano'n. Gusto ko, pati yung mga saya po. Ayun, tapos ang dami mo mimili. Meron ka bang nai-envision na gusto mo makipag-collaborate na vlogger so far?
Will doesn't reach. Sobrang fan po ako. Yeah, yeah. Grabe. Sila po ni Elodia. Yeah. Mga chongos. Yeah. Kami din, natutuwa kami sa kanila. Pero kasi na we heard naman na meron ka isang close friend din sa showbiz, si Aliana. Kwentuhan mo naman ako sa friendship niyo. Ay, si Aliana. Actually, nung una po, hindi po kami ganun ka-close. Pero nung nagsama po kami sa upcoming na digital series po, hindi ko in-expect na magiging ganun kami ka-close na tipong yayaan sa bahay, uy, tara, let's go out. Pero tas, kunyari, sa, siya po actually nag-refer sa akin ng mga series sa Netflix. And, oh. Ayun, parang she always gets me po. Parang soulmate ko siya. Okay. So far, ano yung, anong mga kwento mo sa amin so far dyan sa digital series na yan? Curious kami. Madami pong twist. And ano, comedy. Comedy approach. Hindi ko pa pala sabihin. Eto naman, kasi gusto kong balikan, paano ka ba nag-start dito sa showbiz? Nag-start po ako actually mag-commercials. Kasi po, yung brother po ni Daddy, to Ken, yun po, naaliw po ako kasi you get to act sa camera and ganun, you get to talk to the camera, like what time do we get? Ayun po. Tapos, nagtuloy-tuloy na po after nun, pumasok pa, nakuha po ako sa teleserye, nung Lorenzo's type po, tapos pumasok po ako sa Bulilit, tapos yun po. So far, ilang taon ka na sa showbiz? So far, anong paborito mong mga nagawa mong projects? Mahilig po kasi ako sa ano, sa yung nag-challenge yung acting skills ko po. Mm-hmm. Ayun po, like mga MMK po. Oo nga. Grabe. Yun po. Gusto ko po yung nararamdaman ko po yung nararamdaman ng pinoportray ko. Para may, hindi mala, parang new learning din. New knowledge. Pero so far, ano sa tingin mo yung ano biggest achievement mo? I mean, you're how young? 16. Biggest achievement mo at 16 years old? Being in the industry of showbiz. Yeah. Kasi ever since I was young, I really wanted to be here. Ito, ano bang ultimate goal talaga ni Belle? Sabihin natin, 5, 10 years down the line, anong ultimate na imagine mangyayari sa'yo? Kumpit yung BTS. Ayun. 5 years po. So, 21 ka na nun? Nag-aaral po. So, paano yung showbiz? Magagawa natin ba? Kung gusto mo, iparaan ko. So, ikaw magiging next showbiz, ano, actress slash lawyer na. Yes! At dahil dyan, ito meron akong pop quiz sa'yo. Ano ang national flower natin? Yung parang flower po. Hindi ko sa pagkita. So, ano-ano yung mga islands ng Philippines? Ano yung top 3 divisions ng Philippines? Ngayon. Hindi ko na ba't kinakabahan ako? Sige, ano na lang ang capital ng Libya? Libya? Tapos, kung ang vegetarians kumakain ng vegetables, ano kinakain ng humanitarian? Human. Tingin mo ba posible umiyak sa ilalim ng dagat? Posible naman po. Pero bakit ba tinawag na hamburger eh wala namang ham? Ay, hindi pala. Beef pala. Okay, wala na. Eto, kung ikaw ang masusunod, bakit ka dapat masunod? Kasi ako nasusunod. Pwento mo naman ako tungkol sa family nyo. Ilan kayo? Ano mga trip nyo? Pinaka-bonding po namin. Mahilig po kami manood ng movies. Yun po. Lima po kami yung magkakapatid. I'm the eldest po. Tapos, 3 girls, 2 boys, yun. How is it like being an ate? Minsan po,
may inis ka sa mga kapatid mo, pero ano, in the end, nakukuha pa rin nila loob mo. Kahit makulit sila, kahit pasaway, kahit iniinis ka na talaga nila, meron pa rin talagang, nagiging soft pa rin talaga yung heart. Anong madalas niyong mga pinag-aawayan bukod sa pagiging makulit nila? Yung sister ko po, BTS. Yun po. Kasi po may type siya sa BTS na type ko po. Akin po yun eh. Hindi pwede sa akin siya. Pero kapag halimbawa, ganyan, paano kayo maglambingan? Ano yung mga trip niyo aside from watching movies? Pag halimbawa, nasa bahay, ganyan. Sinasabayan niya po kung minsan mag-workout. Kasi nag-workout po ka doon. Ayun, mahilig ako mag-yoga, yoga, ganun, pilates. Yun, sinasabayan niya po kung kickboxing sa bahay. Pero, I mean, at such a young age, anong importance ng pag-workout for you? I mean, fitness po, and parang mas mas tumataas po yung confidence ko pag nag-workout. Hindi ko alam bakit. Tapos yung endorphins of after yung workout, parang masarap lang kumilos. Happy hormones. Pero ito, curious naman kami kasi syempre at 16, di ba? Meron ng iba, may mga boyfriend, ganyan-ganyan. Anong thoughts mo sa ganong relationships and all? Aral muna. Decharat lang. Ayun, you should maybe at this age, focus on yourself muna rather than focusing on it's too early, still have a lot of time to focus on those kind of stuff. And yun nga, be settled muna, with emotionally, financially. Emotionally and financially. Financially. Ayun, and parang... Nabubulol ka kasi sa financial. Financially. Ano ba, kakabulol siya. Bulol po talaga ako. Sobrang bulol ko. Ayun, tapos... Ang dami pang panahon para dyan. Anong best advice na binigay sa'yo ng parents mo about life or about your career? Kasi po, pag kinakabahan po ko, ayun, lagi pong sinasabi sa akin na lang, just be yourself. Kasi, pag pinakita mo yung tunay ng sarili, yun talaga, yun, parang mas magugustuhan mo ng tao. You don't have to, just be yourself. Nangarap ba ever si Belle to change the world? Change. As in, change the world? As in, I like the world as it is po. Ayun. Regardless of everything that's happening. Yes, yun. Kahit, yun. So much hatred. Ayun. Yun. I like the world as it is. Eto naman. Show me faces. So, paano ang itsura mo kapag bagsak ka sa exam? Kapag last pong sa taping? Kapag andyan si crush? Kapag nagluto si mommy ng ulam na favorite? Pag may bagong series kang papanoorin? Last, pag meron kang friend na brokenhearted? Kasi ito, mababalik kami sa isang talent mo. We also heard that you sing. Yes po. So, can you tell us about it? Paano ba nag-start? Kailan mo na-discover? Lolo ko po yung nagtuturo sa akin kumanta. Mahilig po ako mag-video, okay? Ayun po. Tapos, dun po, sa akin, tinulungan niya po kayo. Enhance. Wala pa ako. yung pagkanta. So, ano-ano yung mga kinakanta mo madalas? Genre po? Yes, genre, then songs, ganyan. Ano strength mo na yung pinakasatid mo dun ka pasok na pasok? Or jazz, pang-jazz, or anything mo. So, sino na yung idol mo pagdating sa kanta? Ayan. Locally? Local, Moira. Sa
Tapos, kasi naisip ko lang din, di ba, mas madalas nga alam nilang nagdodrama ka, di ba? Anong hugot mo? Bakit ganon? Kasi sobrang effective ka sa drama. Pag sa acting ko, tinatry ko ilagay yung sarili ko sa sitwasyon na ganon. Kung at kunyari, ang hansin ko, kunyari may... kunyari, may nawala ganon. Ayun po, iniisip ko na kunyari, ganun yung nangyayari sa akin. What if? What if so yun? Pero ano, sinong gusto mong maka-dream mo talaga na makatambal or makatrabaho? Ay, ano, so po. Oo, mag-huwi kayo. Thank you. Pero, pag halimbawa, magkakaroon kayo ng project ni Bea, anong nai-imagine mong klase ng project yun? Anong klase? Anong theme? Anong storya? Anong roles nyo? Magkapatid po siguro kami. Tapos masasampal ka, hindi? Hindi pa po ako nakakatid. Pero, sige po. Lola, incentive mo yun. Eto, medyo, last few questions ko na lang to. Ano na lang advice mo sa mga kabataan? Never give up on your dreams and love yourself. Bakit yun ang napili mong advice? Kasi po tayo, sa mga kabataan ngayon, yung generation namin, mabilis. Hindi naman sa ano, pero mostly sa amin, mabilis mag-give up. Try lang tayo, makukuha nyo rin yan. Last, ano pinaka-nakakalokang problema ng Pilipinas ngayon? Mga memes po. Kasi kilala tayo mga Pilipino. Tayo sa mga. Tama. Wait, meron ka bang favorite meme na nakita mo lately? Yes po. Ano yun? Yung meme po ni Drake. Okay, I think yun na lang yung lahat ng questions namin. Thanks, Belle! Thank you po!